it for now. Eh na, General! Start na natin. Ano sabi dito sa comment? Sila yung nag-champion ng season 1, sabi ni Brad Baron. Yan. Ah, siya ba yung evidence? Sabi ni Dominic. Oh, siya yung evidence. Your team Dominic, is yan yung mga kalaban mo 1v1. Champion sila ng Youth Gaming Tournament Season 1. Labang ka ba dito? Always on the way. Ito, first ban natin dito, Matilda. Binanya ni Pampaw. At dito naman sa Reapers Grim, si Coffee naman magbaban. Popol and Koopa ang kanyang binan dito. Samantalang dito naman sa Dominant Play, si Gia naman magbaban dito ngayon. At namimili pa nga siya dyan ang kanyang ibaban. Kinalaban ako, baka ipalit ako kay sa... Kinakabahan ako, baka ipalit ako kay sa ibang sa Ay, reserve player pa naman dito si Ma'am Jo Casey. Pag may isang laglag, mapapalaban na naman to. Eto na, Kintagulan, Pampaw di Pam... Pampu, Pampu pala, hindi Pampaw. Ah, oo, kasi may design kasi yung O niya eh, Pampu. Eh, sorry sir ha, Pampu na ngayon babasa ko. O yan, kasi medyo maarte yung sulat ng kanyang pangalan. Pampu pala, hindi Pampaw, kala ko oh. Ay, oo, pareha sila no, Pampu. Kala ko A-O. O-O pala yun, game na. Bandito ng ating dominant play si Matilda at ang ating sino to? Rafaela, tapos bina naman dito ng Reapers Grim, Popol and Koopa at Alice. First pick naman dito si Lilo, pumik na nga dyan ang ating Johed, tapos si Gia naman kumuha ng cushion dito. Pampo naman natin ang magbabarats, tapos dito naman sa Reapers Grim, anong basa dito? Ryu, Juji, Manjiro. Ang hirap naman basahin na ito. Chani ang kanyang gagamitin dyan. Shoyu Hinata naman ang gagamit ng Eve. Joe naman natin si Coffee ang gagamit niyan. Tapos ban naman dito para sa Reapers Grim. Ito, isang ban na lang. Makukumpleto na kanilang ban dyan. Wala pang MM dito. Ang dominant place, pwede sila magban ng MM dyan. Barats natin. Ano kaya tank nila dito? Malamang sa malamang Joe. Ito, ito, wala rin core. Ito, Ling nga, binan nila core. Dito na Ling at dito naman sa dominant place si Evidence naman magbaban dito. Anong wala dito sa kabila? Walang, wala rin core. Wala pa rin tank yata, tank and core. Kaya tingnan natin. Yeah, Roger nga binan dyan. Tinatanong niya, nga niya kung may premyo, sabi. Ayan o, Jason Mendoza, dami mo alam, kulang ka ba sa pansin? Ako, mainit na naman yung comment box natin. Joshua Rosere, Eddie Wow daw. Your team is picking. Ayan, nag-away-away na sila dyan. Away lang kayo dyan, tuloy-tuloy nyo lang yan. Ayan, para mainit-init yung comment niya, comment box natin. 1v1 kayo mamaya pagtapos nito. Ay, pagtapos ng laban ng 100% kilabot. Ayan ha, para magmurahan kayo na todo doon, trash talkan kayo. At trash talk agad kayo mamaya. Ito na, balik na, balik tayo dito. Ano yan? Balik tayo dito sa mga pick nila. Ito, yung binan nga nila dito, Matilda at Rafaela ng dominant playstas. Ito, kompleto na yung pick nila. Si Lilo gagamit dito ng ating Johed. Gia naman para sa Gushion natin. Pampu naman ang gagamit ng Barats dyan. Si Jay naman maglalaan si Lot. Evidence gagamit ng Lunok. Samantalang sa Reapers Grim naman, Chang'e para kay Ryu, Juji, Manjiro. Ayan, tapos Shoyu Hinata naman para dito sa ating Eve. Si Coffee naman ang gagamit ng ating Cho. Nightingale naman ang gagamit. Sino to? Yusong, ng ating Yusong dyan. At Granger para kay Eddie. Wow, eto na, kompleto na. At 6 seconds na lang, magsisimula na nga kanilang bakbakan dyan.
Diyan pa, Dwight, habang ba Jason 1v1 tayo, sabi, eh na, medyo mainit talaga sila. Kim Tagwa Tagilan, mainit parang ako, sabi daw, may Jason Mendoza, may pera daw ako. Ano, pengi daw pera, sabi ni Mom Joke Easy, oh, sana all may pera. Pengi rin ako, Jason, kahit konti lang. Welcome to Mobile Legends. Umpisa na ng laban ito. Paan pupunta dito sa bot lane? Ito sa dominant place. Evidence naman pupunta ng mid lane. Kasama niya dyan si Jay. Na gumagamit ng lance. At ito yung op nila. Tapos tank nila dito si Lilo. Ang Johid baka pupunta na doon sa red buff. Boss pa shoutout Erwin. Ano daw sabi? Erwin Ulo shoutout daw sa'yo. Erwin Ulo. Eto sa mid lane mukhang may banata na mangyayari. Lunox natin kalahati yung buhay. Granger natin. Tama clear muna dito sa mid lane. Pero dito sa bot lane naman, Barats laban dito sa ating Yusong. Eto yung chow natin dito, kumukuha na agad ng farm. Dito, kinukuhaan niya na agad ng farm yung ating Barats. Yan, parang nga hindi nga siya maka-stock. Samantalang dito naman, si Jay ng dominant place, kumukuha na ng red buff. Eto, Gusion laban sa Changi natin. Sa top lane, wala pa masyadong ganap dyan. Pitikan pa lang. Joyed natin nasa mid lane. Tamang clear lang ng mga minion. Eto, Chow at Joyed mukhang magkakatapat pero wala pa yung masyadong ganap na mangyayari. Nagsiguro yung Granger dyan. Sabi ni Romaros, hindi ko lang alam ha. Lahat ng Granger naglalag eh. Baka mamaya pag namatay siguro, baka biglang maglag. Long may 3v3, wala tayong 3v3 ngayon, Isidro. Eto na, pinadya ka ng ating Chow, ang ating Johid dyan, pero wala pa masyadong damage. Eto, level 2 pa lang Chow natin, level 3 yung Eve, level 4 na dito. Ang ating Granger at mukhang naiipin dito si Lilang, pinadya ka dito ng Chow. Sabay ulti ng Granger, naku, piso na lang, hindi tinamaan, sayang yun. Samantalang dito naman sa mid lane, angat natin yung camera para maganda. Mukhang magkakaroon ng clash dito sa bandang. Eto sa bandang ilog, eto na nga, patay dito yung Chow natin, first blood, nakuha yan ng ating Gusion at namatay din yung Eve natin, ako, Reaper's Grim, naunahan dito ng dominant place, pinasok pa ng Gusion sa loob, double kill, ang ating Gusion dyan, yan, tutok na tutok tayo ha, tulad ng request ng mga Reaper's Grim, tama ba ako, Reaper's Grim, basa na matutukan daw yung kanilang laban, eto na tutok tayo dito sa pagkamatay ng mga Reaper's Grim, di ba, yan ha, sinusunod ko yung mga hiling niya. Eto, Barracks natin medyo malaki. Lancelot dito nag-second skill pero hindi tumama sa ating Chow yan. Eto, may banata na mangyayari dito. Barracks at Joel, tinapon dito yung Chow. Sabay ulti ng Granger, nag-dragon ngayon Yusong natin. Tignan natin kung mapipitas yung Johid at patay niya Johid natin dyan. Barats mukhang mamamatay din pero Barats mapapauwi dito samantalang Turtle. Binabanata na dito ng apat, halos limang Reaper's Grim lang dito para sa Turtle. Unang Turtle mukhang sa kanila mapupunta yan. Pero ayun, patay pa nga doon si Evidence at eto na si Gian. Binombo niya dito yung Granger pero yun, killing spree na Gian natin. Talagang yung core yung kanyang pinitik dyan pero eto na yung mga namatay kanina, nabuhay na ulit para gumante. Pinatay din nila yung Chow dyan, 5-3 ang score. Gold natin, 8-7 kontra 9k lamang dito yung Reaper's Grim, post daw po. Ayan ha, Lancelot nagpa-post yan. Unang post natin galing sa dominant place. Isang minutong post yan, isang post na lang yung dominant place. Dalawang post pa para sa Reaper's Grim. Eto, mukhang gagawa sila ng mga plano dito. Habang naka-post yan, basahin muna natin yung mga comment nila. Ayun o, sa ulian daw ng kandila, ayusin natin sa season 3 yan, guys, sabi. Ano, saan yung ayusin natin sa season 3? Wait lang, balikan natin yung mga comment, ha? Kahit sa ula, sa ulian pa ng tako, sabi ni Jan Padua, di ba? Gusto nila maglaban dyan, sa ulian daw ng kandila. Hello.
Sa ulian ng kandila, grabe. Eto na, 3 seconds na lang. Ayan, two. Eto, okay na, isang minuto na. Eto, bot lane natin. Barots level 4 going to level 5 pa lang, samantalang Lancelot natin. Boss, last shoutout, Gian Gay. Sabi ni Kim Tagilan, eto na. Balik na tayo dito sa laro. Mamaya ako nabasahin yung mga ano nyo, yung mga comment nyo. Ayan, mag-away lang muna kayo dyan. Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-aaway nyo. Eto sa top lane, Changi natin. Nagbudbud ng magic sarap. Pero eto si Gian, yung Gushun natin. Pumasok sa loob. Changi natin, tinapon ng Johid dyan. Pero Gushun, sayang. Walang skill Gushun natin. Pitas sana yung Changi dito. Pero rescue nandito na. Ulti ng Granger. Napaklicker out yung Johid Ben. Pero inabot pa rin si Johid. At patay na naman siya doon. 5-4 lamang dito sa kill ang ating dominant place, pero lamang dito sa gold. Hindi, parehas. 800 difference lamang nila sa gold dito. Eto, Lunox natin. Nag-dark side niya dyan, pero Granger ang sakit. Sa pool yung Lunox natin dito. Samantalang dito naman, eto, dalawa yung nagka-clash dito. Yung Lancelot, tinahabol ng ating Yusong. Pero Lancelot, tingnan natin kung aabutan niya. Ako, in-execute nga doon ang ating Yusong. Patay doon ang ating... Patay yung core. Ako, na-push na rin dito yung top lane ng dominant place. At second tower na ang binabasag dito ng ating Changi. Ayan, napa-ulti na Changi natin dyan. Binudburan niya na nga yung mga minion para mabilis maubos sa mga minion na nakaharang nga dyan. Para ma-push niya na yung second tower. Mid lane dito, babasagin na rin ng ating Reaper's Dream. At naku po, dalawang tori na yung bumabagsak dito para sa dominant place. At wala pa silang bawi dyan kahit isang tori. Eto, second turtle. Unang turtle, nakuha ng Granger dyan. Second turtle, mukhang kanila na naman. Grabe yung ginagawa ng Reaper's Dream. Red team hero has been slain. Ayan, shoutout, sabi ni Nexon Laguerre. Ayan, shoutout sa'yo, Nexon Laguerre. Ayan, nanonood na si Nexon ngayon. Mukhang di siya busy ngayong araw. Eto, Changi natin, nagpaulan ng magic sarap dito. Sabay naglatag yung Eve ng kanyang ulti dyan. Patay na naman dito si Evidence. Pero patay din dito yung Eve natin. Lancelot tumusok. Pero nagla-lifesteal dito ang ating... Ayun, patay pa rin yung Yusong natin. Kahit nagla-lifesteal, grabe yung Gushun. Napaka-tindi ng kombong ginagawa niya dito. Mas matindi pa siya sa core dito kasi yung core natin halos di pa nakakapitas, pero yung Gushun natin mayat maya may pinipitas dito. Pero eto na, Lancelot natin tumatakbo palayo. Ayan, Gushun natin. Tignan mo, pag nakita ng Granger yung Gushun natin, napapabak talaga ang ating Granger dyan. Dahil nga pag na-orbo ka nitong Gushun, medyo masakit na. Eto, show natin. Pinitas ng Lancelot dyan. Napa-ulti dito yung Granger at Lancelot natin. Napatusok palayo na lang, samantalang nandito na. Barats natin ha, sa gitna. Apat laban sa isa. Nandito na rin Joy natin. Ako, nakuha na yung turtle dito ng Reaper's Dream. Granger na naman nakakuha dyan. Pangalawang turtle kanila pa rin. Pero hinahabol yung Barats dito sa bandang bot lane at mukhang mamamatay pa dito. Aabutin siguro to. Ito na, nilatagan nga dito ng Eve. Patay nga dito Barots natin. Delikado dito ang ating dominant place. Pero sa pagdating sa kill, all 9 lang sila. Pero sa push, may push na dito sa mid lane at top lane ang mga Reaper's Dream. At napaparecall na nga lang, na lang sila dito dahil nasa kalamangan. Walang nangyayari. Ako, mukhang tagalog dito dominant place. Walang nangyayari ganito. Show natin nandito na. Ito na yung Gushun natin. Kumombo na naman. Pero mababasag na rin dito ang bot lane ng dominant place at lahat dito ng mga unang tori nila ay basag na. Second tower na ang binabasag dito ng mga Reaper's Dream, samantalang wala pang kabasag-basag kahit isang tori ang team ng Reaper's Dream dito. Dito naman tayo sa mid lane. Eto, wala silang humpay sa banatan. Puro banatan lang yung nangyayari. Eto, nakatago dito ang ating sino to? Yung Chow natin, naghahantay ng pipitasin. Pero etong Eve natin sa bandang gitna. Ayan na, nagtatago lang din sila dito. Tamang amuyan lang sa pwestuan. Eto, magtatapat na naman dito. Yusong laban dito sa ating Chow. Pero Yusong natin, level 9 na. At wala na nga nagawa doon ang ating Gushun. Grabe, ang laki na ng level gap pala nila. Level 7 pa lang halos lahat dito nang nasa dominant place at left. Bobo daw, trinash talk pa nga. Dito ng Yusong natin. Ako, trinash talk dito. Sino yung pinatay doon? Si Gian ng ating dominant place. Bobo daw, sabi ng Yusong natin. Eto, sino yun? Si Shoyu,
Tama ba? Si Shoyu Hinata ba yun? Eto, Barots natin, bumubuga-buga lang ng first kill niya dito, samantalang inaagaw na yung blue buff dito ng ating dominant place. Pero kung natin unang mamamatay dyan, nilapagan na nga ng Eve dito ng kanyang ulti, pero Lansing at tumusok, patay yung Gushon. Sino pa sunod na mamamatay dyan? Patay yung Granger dito, at mukhang mamamatay din dito. Ay naku, namatay yung Lunox dyan at nabuhay pa nga yung Barots. Eto at 12-13, isa lang yung lamang nila pagdating sa kill, pero sa pera lamang na ng 2,000 dito yung Reaper's Grim at mukhang mamamatay pa yung Barots. Patay na nga yung Barots natin dito, pangatlong turtle nandito na uli. Grabe yung laban. Bawat minuto, bawat segundo may bugbugan. Pagka nagkatapat, walang kontrol, no? Talagang laban lang sila ng laban. Wala talagang umuurong, basta nagkasalubong, walang umuurong, walang nagbibigay, kumbaga. Kasi nga medyo dikit yung laban nila, kaya kapag nagsalubong, talagang clash kung clash yung ginagawa nila dito. Eto, show natin, nag-aabang na naman ng kanyang bibiktimahin. Samantalang dito, yung ating Johead, nag-aabang lang din dito sa may damuhan. Eto, Granger natin, nakakuha na ng blue buff, may red buff din siya dyan. At yung Lito, kinuha na rin dito ng ating Granger. Tatlo nandito sa mid lane. Eve natin, kasama yung Cho, kasama yung Granger nandito sa mid lane. Yung Lord nandito na, siyam na minutong bakbakan. Unang Lord nandito na. Cho natin, gustong pitasin yung Lancelot, pero Lancelot hindi pumalaga. Ito ha, inhibitor tower na lang, yung nasa top lane. Dito ng dominant place at yung Lord kalahati na lang. Wala silang kamalay-malay dyan, pero yung Lord ni Reset. Tinadyakan yung Johead dito, binugbura na magic sarap, patay yung Johead dyan. Eto, 4-5 dito ang labanan. Show natin. Ayan, hindi nila tinuloy kasi nga mukhang maglo-lord sila dito. Yung show natin bumabox out dito. Mukhang gusto nilang agawin yung blue buff, pero yung blue buff kanina mapupunta. Lancelot mapupunta yan. Yung Lord kalahati na lang. Eto, may banatan dito. Binox out nga ng Yusong yan. Pero Yusong natin nadadagdagan buhay. Yung Lord mukhang makukuha na. Patay yung Cho. Pero yung Lord nakuha dito. Patay din yung Lunox. Lord nakuha dito ng Reaper's Grim sa 10 minutong bakbakan. Good luck RSG. Nightingale. Ayan, sabi ni... Sino nagsabi nun? Ni Christine. Eto, alamang dito yung Reaper's Grim. Kayo ba champion noon? Sabi ng Yusong. Eto, medyo trash talker Yusong natin, ha? Tanga-ata, kinalaban nyo. Yan, ha? Lahat na dinamay niya. Kinalaban dito ng... Ano kinalaban dito ng dominant play sa finals? Tanga daw kayo, sabi dito ng ating Yusong. Ng Reaper's Grim. Eto, shutdown nga yung Ibgan. Tanga daw yung 9 o'clock, sabi ng Reaper's Grim. Tanga pala kayo, 9 o'clock eh. Kayo nakalaban ng ano, di ba? Dominant plays. Ayun na, binugburan dito ng Changi ang magic sarap, pero wala siya napitas dito. Tigisa yung namatay dito ha, pero Yusong mabubuhay na. Ito, Lunox. Ay, ano pala, sino to? Trash talk on, sabi dito ni Roma Rojas. Kanina pa yan, pangalawang trash talk na yun. Ako, nauubos yung buhay ng Lancelot natin dito. Tinamaan ang first kill ng Chang E. At ayun, nauubos yung buhay. Nako, si Gian dito, mukhang mamamatay din. Pero Gian, magre-refill ng kanyang buhay. Yung bot lane dito, mababasag na yun. Tuluyan na nga nabasag yung bot lane. Eto, trash talk nga dito. Ang ating dominant place, Bobo daw yata yung nakalaban nila ng finals. Tinapon ng Johead dyan, mapipitas dito ang ating Cho at dito na nga. Eto, eto yung minion sa bot lane, nakikita nyo, pumupunta na sa tower yan. Eto ha, ang ganda na trash tuwan dito, maganda-ganda to, eto nagre-recall pa nga ako. At hindi, dito na Reaper's Grim, trash talk on. Tahimik nga lang dito ang ating dominant place dahil nga medyo bugbog nga sila dito. 15-17 pagdating sa kill, dikit lang sila pero sa pusha ng tore. Halos wala ng tore dito, dominant place, at wala pang napupush dito kahit isa. Ang team ng dominant place, tignan natin yung gagawin nila. Tignan natin kung makakabalik sila dito. Maganda daw, mainit sila, Lord, sabi ni Roma Rojas. Tignan natin kung kayang bumalik dito ng dominant place. Eto, kinain na nga dito si Pampu at si, kinain ni Pampu dito ang ating trash talker na si Yusong, at patay nga siya doon. Nabigyan siya ng isa, pero Lunox natin. Mukhang mapipitas din dito. Tinadya ka ng Joe, pero nandito na.
ang ating cushion at mukhang, ay nakabasag na ilan silot doon pero lumalamang pa dito sa clash. Ang ating dominant place, tignan natin ako makakabalik dominant place dito kasi medyo delikado na sila. Pero dito 36k court contra 14k na ako, kinombo na nga doon yung show natin at eto na, all 70 na naman sila pagdating sa kill at makakapush na nga yata dito, yun na. Dalawang tori na ipinush dito na Lancelot natin. Tatlo laban sa tatlo pero nagback dito ang ating Gushon. Flame shot tumama, medyo masakit. Gushon natin, halos wala ng buhay dito pa uwi at uuwi na nga ng tuluyan. Ang ating Gushon dyan, eto naglalatag. Masasakit to mga magic nila, Shani at Eve. Medyo masakit na combination niya. Pagka nag-clash, naglalatag dito ng ulti yung ating iba at slow lahat ng nasa loob doon, sabay babagsak ang kapa ng kanyang mga ano, mga skill niya na ewan ko kung anong tawag dyan eh. Ayan, di ko pa naririnig yung tawag dyan sa ano eh, sa ulti ni ano eh, ni Eve. Ayan, napakasakit niya kapag binagsak ang kanya ng ulti ni Eve. Sabay slow pa lahat ng nasa loob at kapag lalabas ka sa guwit, stun ka muna bago ka tuluyang makalabas. Ito na gusto natin kumombo pero tunog siya ka ng Chow dyan. Sabay binagbura ng Chari na magic sarap. Patay yung Chow tapos yung... Naku, magpamamatay dun yung Chow natin pero napitas ko ng ating Lancelot. Makikita niyo yung galawan ng Reaper's Green. Lagi silang sama-sama dito. Lima lagi silang nagsama-sama pagkapos nila makapush ng Tori kaya medyo nahihirapan dito ang ating dominant place dahil hindi nga nila alam baka mamaya pag may mag-segway magagangbang at mawawala na naman sila dyan ng isang kakampi. Shoutout idol, sabi ni Paul Artista. Shoutout sa Lodge Paul Artista. Eto, shoutout sa buong Infinity Edge. Kita-kita tayo sa season 3. Eto, panoorin nyo to. Etong laban na to, mga Infinity Edge, dahil ito yung isa pwede nyo sa makalaban sa season 3. Alam ko mag-i-entry pa rin tong mga to syempre. Eto, dominant place natin. Medyo nabubugbog yung Lord. Pangalawang Lord na kuha dito ng ating Reaper's Grim. At medyo tumahimik nga dito ng bagya yung Yusong natin. Kanina sinabihan niya ng tanga yung mga dominant place, pati yung mga nakalaban nila. Dahil sila daw yung nag-champion. Parang minamaliit niya yung mga dominant place natin dyan. Ay, di na natuloy. Sabi ni Dominic, okay lang. At yung sunod na lang siguro baka busy sila. No? Eto na. Naglatag na naman dito yung Eve natin pero Barats, kinain na doon yung Chow yung kinain niya. Ako, patay yung Barats natin dyan. At Gusho natin, mamamatay din. At yung Lord Bell dito na, tatlo na lang didepensa dito at mukhang dito na magtatapos. Ang paghihirap ng mga dominant place, pumasok na yung Yusong dito. At eto na, tinower lock na nga nila dyan at 1-0 para sa ating Reaper's Green. Ayan na, Reaper's Grim, 1-0 dito. Eto, first pick naman natin, Reaper's Grim. Basahin natin mga comment habang wala pa sila. Nice one, RSG, sabi ni Christine de Guzman. Ella Nicole, Rabang, nice one daw, RSG. Mahina pala, RSG, sabi ni Ella Nicole. Shoutout all, sabi ni Micaela Santos. Ayan, pa-shoutout to kay Coffee, sabi ni Ara Marie. Jano Alina, nice girls daw, sabi. Eto, tanong natin kung Gina. Gina? Wait lang natin, reply nila. Let's go daw, RSG. Sa mga nanonood dyan, baka meron pang hindi naka-like and follow sa ating Mute Gaming page. Pasuyo na lang mga ma'am and sir. Pa-like and follow naman ang ating Mute Gaming page para all goods tayo palagi. Yan, target natin ngayon, 10k followers. Medyo malayo-layo pa yung ating lakbayin dyan. Pasali, Lord, sabi ni Moonlight. Naku, wala tayong ano eh. Teka, tanong natin, ah, Gina mga Lords. Hindi sila nagre-reply eh. Baka biglang pag Gina natin, paulit nila eh. Eto, mukhang okay na nga. Gina natin, Gina daw. Your team. Shoutout nung Wedding Boy, sabi ni Lawrence Tojo. Babae daw supporters, o yun diba? Sana all my baby girls. Panigad siya si Coffee daw, sabi ni ano.
Winsome rin. Bata, January na, sabi niya, walang pusta, kaya mahina siguro, sabi. Wala daw talpak, inaman na, inaman yata sila kanina dyan. Walang talpakan, tas di yata sila lumaban. And ayaw nila ng talpakan. Shoutout kay Ampotite, sabi ni Julmer Padilla pa rin. Your team is banning. Eto na, RSG dito, nagban ang Popolin Kupa, tapos bina naman dito ni Pampu, ay ang ating Eve, tapos ba naman dito ni Nightingale. Always on the way. Your team is etong banning. Matilda natin, binan na nga dyan, tapos si Jay naman magbaban. Ayan, tingnan natin kung ano ibaban, namimili pa ng kanyang ibaban dyan. Eto, mahirap talaga kapag ka merong Eve, no? Kapag ka nag-clash, lalatagan ka ng kanyang ulti. Kailangan mo dyan siguro ng panghuli. Pwedeng ano yan eh, Kaja. Ayan ang mga panghuli dyan eh. Kaja, pangontro dito sa ating Eve. Kasi si Eve natin, ano yan, anti-crowd control yan. Kumbaga, immune sa mga crowd control yan kapag ka naka-ulti yan. Kahit sa tapon ng Joy, hindi niya yan kayang itapon. Pero kapag hinatak yan ang ulti ng Kaja, cancel yung SS niyan. Kaso wala yata nagka-Kaja dito sa ano eh. There's nowhere for the evil to hide. Eto na, si Copy naman dito ng RSG, pumik na nga ng alis dyan, si Evidence naman dito, kumuha na ng Rafaela. Si Ian naman dito ang kumuha ng ating Benedetta, tapos pick naman dito para sa Reaper's Grim, si Eddie Wow. Eto, nag-lock na nga dito si Ryu Guji Manjiro. Ano ba itong pangalan na ito? Pang-cartoon siya ata yung mga pangalan ito eh. Nakakabaluktot siya ng dila, basahin, grabe. Eto, Eddie Wow, nag-pick na nga dito ng, eto, yung core nila dito, Roger, tapos Cho natin. Ewan ko kung tank nila ulito. Kanina tank Cho yung ginawa nila eh. Tapos Alice natin. Tama ba ako doon, tank Cho? Eto na, shoutout sa lahat na nanonood. Yan, paulit-ulit ko sasabihin. Baka meron pang hindi naka-like and share ng ating stream. Yan, pasuyo naman po. Palike and share na lang ng stream natin. Tapos palike and follow na lang ng ating Mute Gaming page. Yan, maraming salamat sa lahat na nanonood dyan at nag-share at nagla-like ng ating stream at mga nag-follow sa ating Mute Gaming page. Yan, mabilis tayong dumami, no? Parang kailan lang. 40 lang tayo dito. Tapos mga ilang, halos isang buwan lang, 1,000 na halos. At magiging 1.1 na nga tayo agad-agad dyan. Your team is banning. Come on, Dexter. Ito na, kompleto na yung band dito ng RSG. Binan nila dito ang Popolin Kupa, Matilda at Claude. Samantalang binan naman ang dominant place dito ang Eve natin, Changi at Estes. Tapos, shoutout po kay Janril. Shoutout kay Janril. Yan, Janril Pad. Libelo, Janril Padua Libelo, shoutout sa'yo. Yan, yung poging-poging anak ni Cheryl Padua at ni Jansen Libelo, syempre. Yun o, buwat bang ko. Pero pogi talaga yan, makulit-kulit lang. Yung bata na yan. Eto na. Pang-kompletong pick na dito para sa RSG, eto. Si Copy dito ang gumamit ng ating Alice. Eddie Wow naman para dito sa Roger natin. Ryu Guji, ano ba basa dito? Ryu Guji Manjiro naman para dito sa ating Cho, samantalang si Nightingale naman ang ating Bale. At si Shoyu Hinata naman, ito yung trash talk god natin ngayong, ito ngayong laro na to. Ito ang gagamit ng Harit, samantalang dito naman si Evidence ang gagamit ng ating Rafaela. Ito para sa dominant place to ha. Si Gia naman ang gagamit dito ng ating Benedetta. Lunox naman para dito kay Pampu. Kay Jay naman. YSS at Louie naman. Para dito kay Lilo. Ito, tank Rafaela yata gagawin nila dito. Tapos support Louie. Offlaner nila dito yung Lunox. Malalambot tong mga to para sa dominant place. Pero masasakit to. Kapag ka mga nag-skill to, nako, medyo masasakit talaga to. Kaso nga lang, pwedeng tadyak-tadyakan ng Cho to. Mamaya, isang tadyak lang nito ng Cho kapag late game. Pero ewan ko lang ha, kapag ka nakatank yung Cho natin, kung kaya niyang mag-one hit na mga ganito, na mga malalambot. Hindi lang ako sigurado, di kasi ako nag-cho-cho eh. Winsome Rain Batad, pag naka 5 kills Copy, may 50 load ka sa akin. O yan ha, si Copy daw pagka ano, trash talk gods pala tong si Shoyu Inatay, sabi ni ano, Marinel.
na, siya nag-umpisa ng trash talk dyan. Kaya walang ibang nagta-trash talk na ngayon. Siya pa lang, kaya siya yung trash talk god natin. Wala, pero maraming trash talker dyan. Pero ngayong laban na to, siya lang ang namumukod tanging nag-trash talk. Kaya siya yung trash talk god. Ayan, sa kanya muna yung title, wala siyang ibang kalaban eh. Eto na, harit laban dito sa Lunox. Tamang tiyanian lang sila dyan. Rapaela natin dito. Eto, tamang box out lang. Rapaela natin. Samantalang dito naman, sa top lane, Alice laban dito kay Gian. Eto, may 50 load daw si Coffee kapag ka nakano. Ha? Tama ba? 5 kills ba? 3 kills? Yung binasa ko kanina. Eto, si Gian dito. Nako, chinani ng chinani dito yung Alice natin at mapapauwi nga siya dyan. Ano daw, dagdagan pa daw. Mamaya na natin basahin mga comment niya. Tutukan muna natin yung mga laro para maganda. Eto, alis natin. Napauwi na nga ng tuluyan dyan. Samantalang dito naman, Lunox natin. Alos mawala ng mana. Eto na, medyo may clash na dito sa bandang gitna. Rapaela natin, mukhang mamamatay dito pero nai-slow nga doon yung show natin. Di niya tuluyang nahabol pero luyi natin namatay dito. Patay din yung Roger dyan. Eto ha, tag-isang trade sila dito pero mukhang lamang doon. Yung dominant place dahil nga core yung kanilang napitas dyan. Yan, shoutout sa 31 na nanonood. Yan, palike and share na lang ng stream natin mga lods. Like and share, tapos palike and follow ng page. Baka may nanonood dyan na hindi pa nakalike and follow sa page natin. Yan, medyo malaki target natin ngayon, 10,000 followers. Yan, para tulong nyo na lang din nyo sa amin. Total, masaya naman manood dito. Yan, basta masaya tayo lagi. Pati kami masaya rin, di ba? Eto na si Gian dito na pa-ulti. Naipit na nga siya dito sa limang Reaper's Grim. At mukhang di na nga siya tuluyang makakatakas dyan. Namatay siya sa kamay ng Chow natin. At 2-1 na nga dito. Yung Turtle nandito na rin. Binabanata na naman ng tatlong Reaper's Grim. Pero eto si Evidence. Mukhang gusto niya i-challenge yan. Dito na rin yung tatlong. Dominant place dito. At eto, nakakuha ng Turtle dyan. Roger natin. At harit natin dito. Naglatag na nga ng kanyang ulti. Pero sinalubong siya ng Benedetta dyan. Eto, Lunox natin, nag-dark side at tinutunaw yung buhay ng Chow pero tinadyakan yung Lunox natin doon. Flicker out doon yung Lunox sabay. Red team hero naku, ang sakit din ang harit natin dyan pero Benedetta natin mukhang mamamatay din. Eto, 4-1 na, mukhang tagalit na naman dito ang ating dominant place. 8-5 contra 7-1 at mukhang dito kapag ka natalo sila, mukhang dito sila magtatapos. Pero hindi natin alam, mahaba-haba pa tong laban na to. Eto si Lilaw naman. Si Lilaw pala gumagamit ng ano, Rapaela. Nagpalit pala sila dito ng Luigi ni Evidence. Eto, naku, delikado sila dito. Level 5 na yung ating build dyan. Alam naman natin na kapag ka yung bail natin, nagka-item yan, ako. Kapag na-combo ka niyan, pag ikaw na paangat niya ng second skill at nalatagan ka ng SS at first skill niya, ako po, talagang mauubos ang iyong buhay dyan. Lalo malalambot pa naman yung mga pick nila na hero. Eto, pasali ulit idol, sabi ni John Paul Pavela. Lods, wala tayong 5v5 ngayon. Ano to, Mute Gaming Tournament Season 2 natin to. Eto, naglalaban. Wala tayong pa 3v3 o kaya pa 5v5 ngayon eh. Eto na. Mukhang walang clash na magaganap dyan pero lamang dito sa gold. 11k contra 10k. Lamang sa gold dito yung Reaper's Grim natin at mukhang hindi pa nag-uumpisa mag-trash talk dito si ano ah. Si... Eto, ano pangalan na ito nung harit natin? Tahimik pa siya ngayon muna. Mamaya-maya siguro yan kasi medyo... Pero lamang na sila pero hindi muna siya nagtatrash talk. Sa kalagitnaan siguro magta-trash talk yan pero Chow natin dito. Hinahabol ng Lunox pero ang ganda ng salubong doon ng ating Nightingale na si Bale at nakatakas pa nga dyan ang ating Chow. Eto, uuwi yung Chow natin. Eh, nakauwi nga siya dyan. Di siya sinilip na Rapaela dito sa bandang damuhan at mukhang makukuha. Sino makakuha kaya na ito? Roger natin, nakapwesto rin. Eto, Alice natin nandito rin. 1 point na lang buhay ng pangalawang Turtle dyan at Roger na naman nakakuha pero
Nakita niyo yung ulti ng Bane Drago eh. Dalawa yung natunaw yung buhay doon. At Lunox natin tumatakbo pala yun. Pero Benedetto natin pinitas yung Bane doon sa bandang gitna. Eto, 6-2 po ang kanilang score dyan. 14k gold dito ng ating Reaper's Grim. Samantalang 12k lang ang gold dito ng ating dominant place. Nakauna po kanina dito yung ano ah, Reaper's Grim, at nanalo dito yung Reaper's Grim. Sila na po ang makakapasok sa ating next round na tournament. Eto, tignan natin kung makakapag-adjust dito yung team ng dominant place. Kasi wala pa namang napupush dito kahit isang tore. Pero pagdating sa gold, lamang na nga dito ng 2,000 yung Reaper's Grim natin. Dito naman sa top lane, may banata na nangyayari dito, pero yung tatlong. Eto, ang bilis na respo ng Reaper's Grim, no? Grabe yung respo ng Reaper's Grim. Talagang kapag ka nag-clash dito yung isa, yung isang kakampi nila, maya-maya nandiyan na yung tatlong Reaper's Grim. Maganda yung rotation na pinapakita nila, pero Roger natin dito level 8 na. Eto, level 8 na rin pala dito si Gian. Etong offlaner nila na si Benedetta, pero YSS natin, tignan nga natin. 0-1-3-3 pa lang yung pera kontra sa 3-6. Pero hindi malayo yung agwat ng kanilang mga core ha. 3-3 at 3-6 ang kanilang pera dyan. Roger 3-6, 3-3 naman para sa YSS. Eto, dito sa taas may banata na naman nangyayari, pero patay doon ang ating Alice yung napitas doon. Yan na, 6-3 na po yung score nila at pera nila dito. 2,000 pa rin yung lamang, 19k kontra 17k lamang dito yung Reaper's Grim. At mukhang nabanatan nga dito ang ating Lunox yun na. Mukhang mapupush na dito yung ano, bot lane. Eto, pero yung mid lane naman, eto, hindi nila tinutuloy ang pinush dahil masinuna nga nila dito kunin yung turtle. Mukhang i-challenge sila dito ng tatlong Reaper's Grim. Eto, kalahati pa lang yung turtle. Yung Chow nandito na, manggugulo yung Chow. Apat agad dito na Reaper's Grim. Ayun, turtle na agaw pa nga dyan. Patay pa yung YSS, patay pa dyan ang ating Rafaela. At mamamatay din yata dito ang ating Benedetta. Ayun, ubus sila din. 11-3 na nga dito ang kanilang score. Grabe yung Reaper's Grim, ang bilis ng respo. Talagang nagugulat na lang sila. Pero top lane dito, nakabasag din yung dominant place. Pero nabasag naman dito yung bot lane. Parang equal lang yung nangyari. Eto ha, babasag na rin dito sa top lane yung Arit. At lalamang na nga sila dyan pagdating sa kills, sa push. Yan, lamang na dito, pati sa gold. Ang ating Reaper's Grim, eto, yung mid lane, mukhang mababasag na rin. Ilang palo na lang yan. Dito naman, Lunox natin. Ginagangbang nga dito. Eto, tatlo dito laban sa nag-iisang Lunox at patay nga dyan ang ating Lunox. Pero dito naman sa bandang gitna yung show natin. Napitas din ko, pero Harith andito na to the rescue. Medyo makatunay Harith natin. Healing spray na nga dito ang ating, ayun na yung Harith natin. Healing spray na. Red team turret has been destroyed. Eto, mapupush na rin yung bot lane dito ng dominant place at meta na yung magiging problema nila. Grabe yung laki ng kalamangan na dito. Biglang laki yung kalamangan. 28k yung gold dito ng RSG at 22k pa lang dito yung gold ng dominant place. Di nga sila makaporma dito. Gawa nga ng puro push. Ayan na, nag-trash talk na naman dito Harith natin. Duda talaga ako pag ganyan yung core namin, sabi ng Harith natin. Eto, mukhang mapipitas dito si Benedetta, pero Benedetta tumatakbo. Eto, na-stun yung Chow dyan. Unang load natin nandito na, 9 na minutong bakbakan na po nangyari dito. At Lunox natin, tumatakbo palayo. Tinataboy lang sila dito ng Chow. And ito yung problema kapag may Chow, tas ganito kalalambot ang inyong mga pick. Di ba kapag tinadyakan ka ng Chow natin dito, talaga naman kahit naka-tank build pala, medyo masakit-sakit din para sa mga malalambot na hero. Eto na, luyin natin dito, pumeki nga ng kanyang ulti dyan. Eto, mukhang babanatan na nga ng Ranger. Sinilip dito ng YSS natin kung ano na nangyayari dito sa Lord.
Tamang pwestuan pa lang sila. Tamang amu yan lang. Eto, pero lamang na lamang dito pagdating sa pwestuan. Ang mga Reapers Grim, eto na, binabanata na nga nila dito. Yung show natin talagang grabe bumaksaw. Tignan mo kung gaano kalayo dito yung Lunox natin. Eto, Harry, pwede na rin. Patay yung show natin dyan. Ayun, yung bird nakuha dito ng ating Reapers Grim at namatay pa nga dyan si Gian. Ayan, patay din dun yung Lunox natin. Dalawa laban sa isa. Ang trade na nangyari doon, isa ang namatay para sa Reapers Grim, yung Chopa, yung tank pa nila yung namatay. Eto, 15-5 ang nangyari dito, yung tagpo ng kanilang bakbakan. Medyo tagilid talaga dito ang dominant place. Ayan na, umaakyat na nga yung Lord. Eto na, sa bot lane pumunta yung Lord natin. Pero may bakbakan yata mangyayari dito sa bandang mid lane. Eto, show natin. Nangungulit-ulit lang. Eto, idol ko talaga daw si Eddie. Wow. Sabi. Eto na, naku, mamamatay yata dito ang ating Benedetta. At patay nga Benedetta natin dyan. Sabi, pumasok mo alis sa loob. Patay din doon ang ating Luigi at ang ating YSS. At mukhang mamamatay din dito ang ating Rafaela. Yung Lord buong buo pa ba? Wala na pala yung Lord natin dyan. Pero nandito na ang mga Reapers Grim. Nasa loob na halos. Mababasag na rin dito yung inhibitor ng mid lane at yung bot lane. Basag na rin. Wipe out pa nga dito. At nagpaikot-ikot nga dito yung mga Reapers Grim. At patay din yung Lunox dyan. At 2-0 siguro. Eto na. Mukhang tapos na nga dito. Ayan, nagpapatay na nga yung crew natin dyan at yun na, GG na nga dito ang team ng ating dominant place at sila ay hindi na makakalaro sa ating next round. Ito, makakapasok dito, Reapers Grim. Grabe, Reapers Grim, hindi nila pinaporma doon. Ang ganda ng ikot na ginawa ng Reapers Grim doon at yun na nga, napatanso nga nila dyan yung tatlo dito sa dominant place at may kasama pang trash talk. Yun, tinalo na nila, tas tinalo pa sa trash talk, grabe. Fire.